halimbawa sa balik tayo sa John 3:5 sa baptism. Pag in-exegete mo yung text, babalik ka diba sa original, isa-isahin mo yun. Hindi mo maipapalabas yung baptism sa text na yun. Born of the water and born of the spirit. Ngayon, ang sagot sa akin ay fallacy daw yun. Kasi hindi ibig sabihin na wala dun yung baptism ay hindi na baptism. Ano masasabi mo? Sabi di, yung nagsalita nun, he committed the same mistake by saying that. Diba? Bakit? Ibabalik mo lang, hindi porque sinabing tubig doon ay nangangahulugan ng may baptism doon. Oh, natagi lang ka. Paano? Porque ba may sinabing tubig doon, baptism na tungkol doon? Ipinganak sa tubig at spirito, ibig ba sabihin nun? Baptism na tukoy doon? Oh, di mo, kahit ikaw, hindi mo masasagot eh. Anong connecta doon sa sinabi niya na hindi ibig sabihin na walang baptism doon, ay wala nang baptism doon? Kaya nga, hindi ibig sabihin, wala nang baptism. Ina-imply niya na mayroong baptism doon. Diba? Kasi binanggit yung tubig. Diba? Tama. Ngayon, ibabalik mo yung the same analogy niya, the same contention. Pag ba binanggit ang tubig, ibig ba sabihin, nandun yung bautismo? Hindi. Hindi. Ibig sabihin, yung pagsalita niya noon, nag-invalidate yung kanyang mismong argument. Dahil yung argument niya is flimsy. Walang bearing yun dahil pwedeng ibalik sa kanya yung argument na yun. Diba? Eh, doon sa John 7 eh. Diba yung sabi ng Panginoon doon? Sa beginning, diba sabi ng Panginoon eh, yung lalapit sa kanya, diba? Yung masampalataya sa kanya, yung mula sa kanilang puso, eh, lalabas yung spring of living water. Oh, ito mo. Oh, eh, literal ba na tubig yun? Hindi. Eh, tama hindi? Tama. Oh, eh, bakit naman pagdating dito sa John 3, eh, niliteral agad na tubig. Tsaka, alino, ipanganak sa tubig. So, mayroong signification yung tubig tsaka yung spirit. So, a tubig, it represent cleanliness. Diba? Eh, alimbawa, naglilinis sa ating mga kasalanan. Diba ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo? Revelation chapter 1, verse 5 ba yan? At marami pang iba. Kaya hindi yun ano eh, kung i-bautismo ay sana sinabi bautismo malibang ang tao ipanganak ay malibang ang tao i-bautismohan sa tubig at sa spirito eh conclusion yun dahil hindi naman yun ang nakasulat na sabi doon ipanganak sa tubig at spirito hindi sinabi doon bautismohan sa tubig at spirito bakit napagpipilitan na wala yung bagay na wala naman doon hindi naman nakasulat kaya yun ay based on interpretation and conclusion ng bawat isa na bumabasa doon. Hindi yun matibay na ano batayan para panindigan yung baptismal regeneration. Kasi, ang sabi ng inihalin tulad ng Panginoon sa Kristo yun sa ano eh, sa ipinapanganak, di ba, physical na kapanganakan. Yung kapag pinapanganak, ang una lumalabas dyan, tubig. Diba? Yung sabi, lumabas na ang panubigan. Tapos, saka lalabas yung dugo. So, yun yung kasi yung analogy ng Panginoon. Eh, ganun din. Sa spiritual na panganak. Kapag ipinanganak spiritual, meron tubig na spiritual. Diba? Kasi yung literal na tubig, nandun sa allusion na ginamit na yung physical na panganak, nandun ang literal na tubig. Pero hindi mo pwedeng iliteral yung tubig kasi nga, yung ipanganak sa tubig spirito, eh ano na yun, hindi na literal yung tungkol doon. Diba? It pertains to
the spiritual realm, kung ano nangyayari sa daigdig ng spirito sa tao. Kaya yung literal tubig, nandun sa allusion, hindi dun sa conclusion.